Hanap mo ba ay makapag-enjoy at makapag-relax kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya? Tara na, panoorin natin ito. Dahil sa araw na ito, dadalhin ko kayo kung saan pwede kang pumunta para makapag-enjoy at makakuha ng mga larawan na pwedeng-pwedeng pang Instagram at pang post sa social media. Walang iba. And welcome dito sa... Tayo ngayon sa... Boracay! Sa Baras de Rizal. Ito tayo ngayon sa B&K Cafe and Resto. Nandito tayo ngayon sa Pico de Sino Cafe and Resto. Saan nakapunta dyan? So simula dito guys sa Binangonan ay tatahakin natin papuntang Pasig para mag-antay tayo ng bus na papuntang Batangas. Habang nag-antay tayo, kinuhanan ko itong ribolto na ito, no? Guys, andito na yung sasakyan natin papuntang Batangas. So, kita-kits naman tayo sa Batangas. Let's go! Baby, look! So, habang nagta-travel tayo dito sa expressway, kinuhanan ko itong naka-Vespa, no? Para malibang naman dito sa biyahe. At yan, tinutungo na nga natin papuntang Batangas Port. So dito na tayo sa Batangas Port. So dito pagdating natin, obligado mag-checkpoint ang mga staff dito at check yung bus at papababain lahat ng mga tao para naman sa pag-check ng mga bagahe. Tapos magbibigay ng ticket. So yun, finally, yun, dito na tayo ngayon sa pier ng Batangas Port. Ayan guys, so papasok na tayo dun sa ating Loro or Marco. Ngayon, dito na tayo sa tapat ng ating boarding gate. Pala tayo ng Mindoro Idol. Kala ko diretso na to. Dadaan pa pala ng Mindoro. So, pagkita tayo. Tayo sa Batangas, ano tayo, pabata ng Mindoro. So, alis natin dito mga 3 p.m. So, habang nandito tayo sa taas, picture muna tayo dito sa mga isla na nadadaan na natin papuntang Mindoro, no? So, dito na tayo sa Calapan. So, welcome to the port of Calapan, Mindoro. So, travel naman tayo guys sa papuntang port naman dito sa Mindoro na pangalan ay Port of Bulalacao. Ayan. So after natin dito, sakay naman tayo ng Ororo ulit. So tatahakin naman natin papunta ng Katiklan. So kumuha ulit tayo ng picture habang nasa Lao tayo. So ayan, dire-diretso na tayo. Tapos malapit na tayo dito sa Akai. Ito yung tinatawag na Akai Island, no? Then, so malapit na tayo dito sa Port of Katiklan. Ito na yung Port of Katiklan. So pag galing namin ng Katiklan, going to Boracay naman na tayo. Ayan, so nakasakay na tayo ng maliit na bangka naman, mga 12 minutes papuntang port naman ng Boracay. So ayan, welcome to Boracay. So dito kami nagstay sa Wild Place. Ayan, so dito na tayo guys, let's explore Boracay. So ayan guys, nandito na tayo sa Katiklan. Nakakuha na rin tayo ng ticket. Then after that, mamaya sasakay tayo ng bangka papunta naman ng Boracay. So, continue tayo at stay tuned sa ating mga nanonood. Shout out! So let's go! So yun guys, after natin kumuha itong environmental fee, so meron pa tayong babayaran na ticket na 50 pesos. So, additional yun. Nauna pa kami dito. Maaga pa lang. 4. Pero nakaready na yung ating sasakyan. So, andito na. Sasakay na tayo. Number ano yan?
Dito ba yan? Oo, yan. So, ito na yan. Ito yung sasakyan natin, maaga pa. Ayan, ito. Ayan. Ganda na ano. Wala pa yan, oh! So, ready na tayo para mamaya. Kita-kits tayo dun, guys, sa kabila. Let's go. So, ako na yung last mapapasok. Yan. Yun, gumagalaw. From Katiklan Port to Boracay almost 10 to 12 minutes lang. Bilis lang naman yung travel time. Dito na tayo. Okay. Enjoy lang kayo, sir. Bakasyon, sir. Thank you so much, bro. Enjoy lang po. Pwede ka na maliko dyan. Malinis na. Travel time natin to 10 to 12 minutes lang dito pa na. Pwede na. Maligo na. Pwede na maligo. Morning po. Yan. So welcome to Boracay. Kala ko ano yung ulap pala iba. Ulap. So dito na tayo mga idol. We are now here in Boracay. Madilim pa kaya mamaya hindi natin makita yung view. Hindi natin may pakita sa inyo yung view ng ganda ng Boracay. Mamaya pa. So yun guys, at andito na tayo ngayon sa Boracay. So welcome sa Boracay. So kasama ko kayo ngayon sa pag-discover ng mga bago na naman nating mapupuntahan. Adventure dito kay dito lang sa Calderon's Vlog. And then yun, kita-kits tayo mamaya kung ano mga activity natin na pwedeng ipakita sa inyo at i-share ko rin sa inyo yung mga experience natin dito sa Boracay. Let's go. So ayun guys, from doon sa sa pier nila no, magsasakay tayo ng e-bike. Magkano ang pamasahe natin dito, sir? 150. 150 ang bawat takbo, no? So ayun, 150 bawat takbo. So kung halimbawa kaso naman kayo sa isang largahan, sulit na 'yon. So yun ang mga service na meron dito sa Boracay ngayon. E-bike. Maganda rin yun para napapangalagaan natin yung kalikasan at namimaintain natin yung hindi air polluted. Ayun. So dito na tayo. Dito tayo sa may Station X. Station X. Dito tayo kumuha ng booking natin before tayo pumunta dito. Mas maganda pumunta kayo dito, nakapag-book na kayo kasi para hindi na kayo mahirapang maghanap pa ng maghanap. Meron din kasi yung kasi may mga partner na biglaan lang na napunta dito. So ganun.
Dito kayo? Ano ba yun? Ah, dito na. Sige, dito na daw. Ito yung nasakyan namin kay Paul and Malu. Kagban, Yapak. Ayan, sir. Shoutout kay sir. Shoutout kay sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Dito sa Boracay. Ayan, thank you. Thank you, thank you. So, dito na tayo ngayon sa ating tutuluyan, no? Tapos dito kami nakakuha sa Wild Place. Ayan, dito kami nakapag-book. Ayan, okay naman siya. Guys, good day at nandito ko tayo ngayon sa Wild Place. So ayan, ito yung nakuha nating accommodation dito sa Boracay. So sa mga kahanap ng mga affordable at yung mabilis na accessible ng kanilang food. Meron na kayong tutuluyan, tapos meron pa kayong kainan dito. Tsaka yung mga waiting area, maganda yung ano nila. Tsaka yung place nila. So sa mga naghahanap ng ganito, pwede nyo silang i-reach sa kanilang review page. Tsaka magpabook kayo online at mag-inquire din kayo sa messenger. Same guys, sa mga naghahanap ng affordable, Wild Place, the best. Thank you. Hindi pa, may pa po yung schedule namin. Meron po. Pa. Thank you. So since 2019, yung last natin punta rito. Ngayon yung balik natin dito. 2023. And the house. Yung sand dito, pwede mo iulam. Iulam. Ilagay mo sa sandwich. So after natin mag-ikot-ikot, kumain muna kami dito sa restaurant dito sa may tapat lang ng ano yan, ng aming pinaganuhan. So ngayon, naghahanap kami ngayon guys na ano bang hanahanap natin, bilihan ng mga damit or something na gusto nyong bilhin. Malapit dito, para may idea rin kayo. So hindi lang sa atin sa Maynila, meron talipa pa, no? Dito sa Boracay, meron din yung makikita. Pasok tayo dito. Ayan, no? Boracay, talipa pa. So, ayan. Meron din sila dito. Para kung sakaling may mga hinahanap kayo, diba? So, hindi naman lahat na nadadala natin. Yan. Mga gusto nyo bilhin. Pandagdag sa or mga tsinelas, sapatos dito sa Boracay, Talipapa, dito nila makikita. Yan. Meron din pala mga plato.
Langgana. So pag mag-stay ka ng matagal at tagahanap kayo, dito lang sa loob nun. Yan. Mga bag. Ito po. Ano po? Yan ang mga bag din sa loob. Mga ano din pala, prutas oh. Prutas, gulay, pang ulam. Ayan. Ayan, kompleto, celery pa. Ang ganda pala, may wet market din oh. Sa loob, pasok tayo mamaya. So, andito naman tayo ngayon. Sa loob ng palengke nila, ano? Diba para at least may idea kayo na mayroon ditong palengke sa loob tapos gusto nyo bumili ang luluto nyo dito. Yan, mga baboy. Baboy sariwa. Sariwa pa. Isda rin dito. Baboy manok. Isda. Wow. Sarili. Ayan mga isda rin dito. Ang laki. Oh, grabe. Ayan. Ayan. Pangalan ng ano, store nila dito. Laki oh. Nakakatuwa. Grabe mga isda oh. Sariwa. Lalaki rin ng bangus. Saka ng ano. Lapulap. 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 350. 600. Hindi ko alam kung per kilo yan or kalahati. Ah, per kilo yan? Yung ano, yung gurami, ano? Burayan. Burayan, 250. Wipen, 300, snapper, ano yun? Ayan yung lapu-lapo. Per, ay, ah, per ano yan, piraso per naman. Per kilo. Ah, per kilo din, 350, no? Per kilo yan. Saka 600 din, no? Sumura na yan. Sa inyo to, te? Yes. Yung kay Wilsa, dollar, ano, dollar fino yan. Na punta kayo dito, tanong na kayo kay ma'am. So ayan, hanapin nyo si ma'am para mabigyan kayo na magandang deal, di ba ma'am? Okay. Ayan, so ayan, hanapin nyo lang dito si ma'am. Ayan, sariwa oh. Ayan, dito lang yan kay ano, Wilsa Dolor Pino. Thank you, sir. Dito rin, meron din dito ang bilihan ng mga ano, kung naghahanap kayo ng manok. Roast dress chicken. Ayan. Itlog. Morning po. Ayan. Malapitin din ang no. Crabs. 750. Medyo 1,000. Malaki. Sariwa talaga oh. Sariwang sariwa yung mga ano nila dito. Seafoods. Grabe. Yan, may mga presyo naman na makikita nyo rin. Yan, kompleto na. Kompleto na rito pag ayaw pumasok. Hinahanap ko yun ng mga pang ulam, no? Dito tayo, balik tayo dito. Yan. So, yun guys. Ito, meron sila dito ng maliit na talipapa, no? Na mga ulam, mga kailangan nyo at gusto nyo magluto habang andito kayo sa Bora. So hindi nyo naiisipin, maghanap pa ng iba. Hanapin nyo lang yung talipap, burakay talipapa sa loob nun. Yan, ito yung laman ng ano nya, ng yun, ng talipapa. No? So, di ba parang nasa Manila? Ano? Pero, syempre, mas mura yung mga
ibang bilihin katulad ng isda, sariwa, pati, no? Sariwa, pati na? Sariwa yung lapu-lapu nila doon, tsaka mura pa. Mga lapu-lapu, ang lalaki. Oo, sariwa din. Kanya, yung mga naghahanap, diba? So, hindi na sila mahirapan. One stop na, one stop shop na sila. Dito na tayo nakatambay sa tabing dagat para pagmasdan ang paligi niya tsaka yung sunset. Naligo na rin kami. So guys, sa tabing dagat, mga ganitong oras, maganda pagmasdan yung sunset, no? Guys, dahil sabi ko nga, swerte namin na nakapunta kami ng maganda yung panahon dahil last 2019 nang galing kami dito, merong low pressure area, kaya hindi kami nakap-enjoy that time. So ngayon na sinusulit natin yung makasyon natin dito, no? So ganda naman kasi ng view ng mga ganitong oras, mga 5:30 na ng hapon. So yun, kaya maganda tumapin yung mga ganitong oras, hindi yung kasikatan ng araw kasi sobrang init din yun. So yun, dami ng tao dito ngayon, kaya mag-i-enjoy kayo dito. Yun, no? Yung mga bangka narerentahan yan guys, yung mga bangka niya.